Good morning po sa ating lahat. Isang panibagong araw na naman. Sa araw na ito, akin pong ipapakita sa inyo ang aking ginagawang pang-install dito sa ceiling. O pagkisami, panoorin po kung paano ko ginawa ito. Ang unang gagawin dito sa pagkisame, kailangan po itong i-layout ang ceiling. Palagyan po ito ng ball angle dito. At ito po yung mga gagamit kong mga para pagkisame, yung rivets, blind rivets, martilyo, mitro, at itong barina. At ito po yung mga gamit ko dito sa pag install level hose. Yan po yung mga gamit dito sa pag ceiling, mga kapinta. Kailangan po natin itong i-level paikot at panoorin na lang po niyo hanggang sa dulo, hanggang sa matapos ito. Tapos na, mailatag itong metal paring at kailangan po ito i-align at ilagay sa sentro itong paglagay nito mga metal paring para makuha yung sentro dito at malaman yung mga pagsiruho dito sa pagkabit ng metal paring. Kailangan po nasa eskwala po ito magkakapinta at lagyan ng hanger. Tapos pagka na-hanger na, lagyan yung W-clip. Pagka okay na yung mga hanger, lalagyan po ito ng tangsi sukatan para malayan po ito magkapinta. Yan po yung pagkabit dito sa pag-install po dito sa ceiling. Marami pong salamat sa mga nanonood dito sa aking mga ginagawang pagkisame mga kapinta. Dito po sa pagkisame o pag-install, kailangan po may katulong kasi mahirap po pagka ikaw lang mag-isa. Madelikado po, mabali po itong hardiplex na manipis. Pwede po ikaw lang mag-isa kung magsiruho lang po mga kapinta. Ayan po yung ginagamit ko, yung pangtukod pagka nagsiruho. Ayan. At malaking tulong rin po yung tukod na yan. Kasi kulang po sa tao. Kailangan ko po itong gawin kasi wala pa pong pinturahan, at pagkatapos niyan ako din ang magpintura, kaya
ako din ang magkisami. Yan lang po yung kailangan natin matutuhan, mga kapinta, dito sa pag mga construction sa mahabang panahon na karanasan. Marami pong salamat sa mga nanonood at kung dito sa aking mga ginagawang pag-install dito sa kisami. Pag nagsiruho, kailangan po natin itong isigurado po yung sukat sa kabilaan kasi iba-iba pong sukat nito. Pagka nagkasiruho, hatiin po kasi kailangan po natin itong basyadahan o tamang sukat na wala pong malaking awang. Pag okay na yung sukat, kailangan na po natin itong garindirin. Siguraduhin lang po natin, mga kapinta, yung pagsukat nito sa pagsiruho. At kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, na mag-subscribe na kayo dito sa Paint and Varnish TV. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated sa lahat ng mga bago kong upload. Marami pong salamat sa mga nanonood sa aking mga ginagawang pagkisabi o pag-install. Mag-ingat din po tayo dito sa pag-grinder, mga kapinta, kasi delikado po itong grinder, lalong-lalo na dito sa mga bago pa na hindi pa kabisado, mga kapinta. Tapos na ang pag-cutting. Ang kasunod kong gagawin dito, kailangan ko na po ito kabit dito sa ceiling. At napakaganda po nito pagkatapos na, kasi ang kasunod kong gagawin dito, magmasilya naman po dito sa mga dugtungan. Yan po yung kasunod kong gagawin dito sa mga ceiling na ito. Apat na kwarto po ito, mga kapinta. Ito yung ginagawa ko dito. Yan, ginawa ko ng paraan. Lagi akong may dalang tukod. Yan po yung paraan ko dito sa pagkisami. Malaking tulong din po itong pagtukod dito sa wala pong maghawak na kasama mo dito sa kisami. Kailangan sukat po ito para hindi malaki ang awang sa pag-install po dito sa ceiling. Marami pong salamat sa mga nanonood. Naway may nakuha din po kayong kunting kaalaman dito sa aking mga ginagawang pag-install po dito, kasi napaka-importante po sa atin, mga kapinta, na matutunan din po natin dito mga pag-install na hindi lang po sa pintura, na pag wala pong pintura, ano pong gagawin natin dito. Kailangan po natin matutunan ito lahat sa mga paggawa dito sa construction. Thank you.
Ayan po, okay na po yung sukat at kailangan na po itong tukuran para matapos na. Ayan po yung tukod ko. Paraan po itong sukat po ito, mga kapinta dito sa pagsiruho. Okay po ito pagka ikaw lang mag-isa kahit magsiruho dito sa siling. Pero pag buuhan, kailangan may katulong kasi mabali po ito pag wala ka kasama. Ayan po yung kabuhan dito sa pag-install sa siling. Marami pong salamat sa mga nanonood dito sa aking ginagawa. Thank you.